dun sa bukal ng tubig ng buhay. Buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti dun sa bukal ng tubig ng buhay. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. O kay sarap ng tubig na mula sa Diyos, lakas kagalakay na tamasa. Buwalhatid pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Ang sala mo at buhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Thank you.
Hello everyone! Good evening sa bawat isa po na naka-tune in na ngayon sa ang mga lugar kayo po nanduroon. So we would like to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ, and we would like to welcome you sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Salamat, Mikay, anak, sa napagandang opening number. At nais ko pong batiin ang bawat isa ng Happy, Happy New Year! Happy, Happy 2024! Yes, baka medyo nalilito pa po kayo, lalo na kapag kayo po ay merong mga pinipil upan. Paalala lang po, 2024 na po ang ilalagay natin. So, parang kailan lang, ano po, ang 2023 ay napakabilis na lumipas. But still, we cannot deny the fact na napakabuti po ng Panginoon. Ang ibig ko pong bigyan ng diin sa sinasabi ko po, we cannot deny the fact na ang Diyos ay napakabuti po sa atin upang tayo po'y makatawid sa isang buong taong muli, ano po, at ngayon po'y makapasok sa year 2024. At kung paano po na tayo po ay iningatan, pinagpala ng ating Panginoon Diyos at ginabayan sa nakalipas na 2023, manghawakan po tayo na ngayong 2024 ay muli po tayong sasamahan ng Panginoon. So, ngayong gabing ito, umaasa po ako na sa bawat naka-tune in na po ngayon, sasamahan niyo po ako sa humigit kumulang isang oras na pagsasalo-salo po natin sa salita ng Diyos. Alam niyo po, lagi po akong masaya every time na binibigyan po ako ng Diyos ng opportunity para po makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ako po ay sobrang thankful sa mga relievers po natin, o masasabi ko po na mga kapartner po natin sa ating pagmiministeryo, yung mga nagiging tagapagsalita po natin, ang pastoral staff ng Living Water Baptist Church Santa Mesa, ang mga preachers po natin, siyempre pa ang mga staff and preachers din po natin sa Victory Fundamental Baptist Church, at gayon din po ang ating pong mahal na si Deacon Bong Bernales na nakakasama po natin at nakakabalikat po natin sa ministeryong ito. Ang panalangin ko po ngayong sandaling ito na ang bawat isa po ay nasa pinagpalang kalagayan. Ang bawat isa po nawa ay talagang masasabing masaya sa Panginoon sapagkat hindi maitatanggi ang kabutihan po ng ating Diyos. So, nais ko lang pong i-congratulate din ang aming pong mahal na kamanggagawa, ang aking pong matalik na kaibigan, si Dr. Carlos Derlucio. Pastor Carlos Derlucio, Ma'am Babes, Heritage Bible Baptist Church, congratulations sa napaka pinagpalang conference, ang Pastors and Wives Conference 2024 na ginanap po. Actually po, sa Laurel, Batangas na po yan, pero Tagaytay po ang aming nakasanayan sa Canyon Woods. At talaga namang sobrang blessing, sobrang pinagpala po. Kaya special na pasasalamat po kay Pastor Carlos Derlucio sa kanyang leadership, sa kanyang naging effort. At siyempre pa, nais nating pasalamatan ang North Valley Baptist Church at ang mga delegates po at ang sponsor ng naturang conference. Walang iba kundi si Ma'am Christina Martinez. Thank you so much po, Ma'am Christina, si Ate Herna. Ganun din po ang ating mahal na kaibigan din, si Pastor Alvin. Kaya nga sabi ko po sa mga umaten ng conference, just try to imagine, napapanood lang po natin sa kanilang channel sa online, si Pastor Alvin. Pero nung conference po, talaga naman, hindi lamang po namin siya napanood, kundi naka-fellowship, nahawakan po namin. Kaya nga biniro ko siya, kung po pwede, magpupunas sana ako ng panyo. Ano po, napakasayang manggagawa ng Panginoon, si Pastor Alvin. So again, Ma'am Christina, ganun din po si Ma'am Herna, at ang lahat ng delegates po, nagpapasalamat po kami sa inyo pong malaking puso para sa gawain po dito sa bansang Pilipinas. Kayo po yung mga Pilipino na talagang hindi po nakakalimot sa inyong mga kababayan. So, nice din po natin silang i-congratulate sapagkat bukod sa naitayo na po ang chapel ng Heritage Bible Baptist Church doon po sa lugar ng Bangbang, talaga naman pong napakarami pong kaluluwa ang naaabot sa Panginoon. Yun po ang main concern
ng ating pong Ma'am Christina. Kaya pagpalain po kayong lalo ng Panginoon, ingatan, bigyan ng maayos na kalusugan, mahabang buhay, at lalo pang pagpapala na nagiging blessing din po sa marami. And of course, gusto rin po nating pasalamatan si Brother Eddie Mesa, ganun din po si Ma'am Rosemary, ano po, ang kanila pong naging contribution sa ating pong conference. Nagdagdag po yan ng impact sa ating pong masayang fellowship at pinagpalang gawain. So kaya palakas din po kayong patuloy, Brother Eddie, at gayon din po si Ma'am Rosemary. Sobrang na-appreciate din po namin ang presence ninyo, of course, ang awit ninyo. And we would like to thank also all the pastors doon po sa naging pag-fellowship natin at ministering na ginawa po ng bawat isa. Of course, ang mga speakers, ano po, yung mga naging tagapagsalita, ang Manong Boots Garcia, Pastor Boots Garcia, shout out sa iyo. Ganun din po, nais nating i-shout out si Pastor Dong Sanchez. Isa rin po siya sa naging speaker. At si Pastor Joey Sauco, bossing ang tawag po namin. So, isa rin po sa naging tagapagsalita po natin. Tapos, syempre po, si Pastor Kyle Conley. So, siya po ay American pastor, American preacher, at masasabi nating blessing din po ang kanyang mensahe. At syempre pa, our very own, si Pastor Carlos Darlucio. So, thank you for all the messages na natanggap natin. At ang inyo pong lingkod, syempre pa, si Doc Emerson, medyo na-miss po natin sapagkat nagkasakit po siya. Pastor Emerson Cruz, my friend, magpagaling ka at ipinapanalangin ka namin. Ngayon, isasama ka rin namin sa prayer, okay? Sino pa ba yung mga naging speaker natin? Baka may nakalimutan ako, ha? Si Pastor Alvin, siya po ang nagturo ng talagang about worship, particularly yung kind of music na dapat po ini-enjoy natin bilang mga Kristiyano sa ating pong pagsamba at sa gawain ng Panginoon. So, yan po ang ating nais na talagang papurihan sa Diyos, pasalamatan, napakabuti po ng Panginoon. At ngayong gabing ito, umaasa po ako, mga kapatid, na tayo po'y pagpapalain ng Diyos. Actually po, ang inyong lingkod ang naging main speaker po dito sa conference na ito. So, nagkaroon po ako ng tatlong pagkakataon upang makapangaral sa nasabing conference. And sobrang overwhelmed din po ako sa message na ibinigay ng Panginoon sa akin. At meron pong mensahe po ako na na-share na nakita ko po na talagang masarap din pong maibahagi sa ating pong mga ka-feasting. Kaya para na rin po kayo nakadalo, at doon naman sa mga nakadalo, huwag niyo pong iisipin na areglado na po dahil narinig niyo na. Sapagkat meron po tayong, of course, karagdagang insight and blessing na makukuha po dito sa ating pong ibabahagi po sa inyo. So, yan po ang ating pong panimula para sa ating pong Feasting on the Divine Verses. At nais nating batiin po ang lahat ng mga birthday celebrants ngayon. So, una na, nais ko pong batiin ang ating pong isa sa anak sa Living Water Baptist Church, si David Owen Neserio. Happy, happy birthday, anak. Actually po, apo na ang dating po ni David. Happy birthday. Ganon din po, we would like to greet Mary Grace Ramirez. Happy birthday sa'yo. At si inaanak, Nell Padayhag. Happy, happy birthday. At naway maayos kayo sa inyong kalagayan. Ganon din po si Jennifer Vargas. Happy birthday kay Jennifer. Si James Eclivia, nagse-celebrate din ng birthday si James Eclivia, ang ating pong schoolmate, si Pastor Fernando Serrano. Happy, happy birthday, Pastor Fernando Serrano. Tokayo. So, ganun din po si Don Biagtas. Happy, happy birthday at kamusta na rin sa inyo dyan. Of course, last but not the least, sa aking pong listahan, si Sister Nadine Kanyete. Happy, happy birthday, Nadine. At naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. At sa lahat po nang nagse-celebrate ng kanila pong anniversary, ang feasting ay bumabati po sa inyo ng happy, happy wedding anniversary. Kung mga churches naman po, happy, happy church anniversary.
At ang ating pong talagang panalangin sa Diyos, lahat po tayo ay kanyang patuloy na pagpalain. So, ngayong gabi ito, yan po muna ang ating pong pagbati at ang ating pong panimula para sa ating pong magiging paghahayag ngayon ang salita ng Diyos. Again, Mikay, thank you so much sa iyong opening number. And this time, magpe-pray po tayo para sa guidance ng Panginoon sa ating pong pagsasalo-salo. It is always important to consider the guidance of God every time na tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, again, thank you so much for giving us the opportunity to hear and study Thy Word. Lord, thank you sa isang taong nakalipas. Thank you po sa panibagong taong ito. Napakabuti mo, Panginoon. Napakatapat mo po sa amin. Kaya naman po, nais namin na patuloy na magpakatapat sapagkat alam po namin na ito po ang iyong deserve, Panginoon. I pray, O God, na ngayong gabing ito, lilinisin mo po ang aming puso, ang aming isip, at nawa dakilan Diyos, wala pong maging hadlang sa aming pong pagtanggap ng iyong pagpapala mula po sa iyong banal na salita. Dalangin ko po ang bawat mga ka-fisting sa mga panalangin kahilingan na nasa kanilang puso ngayon. Nawa dakilan Diyos, bawat isa sa amin na ngayon po ay dumadalangin sa iyo, dinggin mo po ang aming pagsamo. Kung ito man po ay sa mga may karamdaman, katulad po ni Pastor Emerson, pagalingin mo po dakilan Diyos. At patuloy rin po kay Maricel Consina, palakarin mo na po siya, dakilang Diyos. Pagalingin mo po siya ng lubusan. At gayon din po ang hiling ko sa aking mahal na kapatid, kay Aida, nawa maging maayos po ang kanyang magiging treatment para sa rehab, dakilang Diyos. Guide her always, Panginoon, and please heal her. Hipuin mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay at makarecover po siya completely, dakilan Diyos, at ikaw rin po ang patuloy na mag-provide sa kanya pong medication. Panginoon, ang nanay ko po, hiling ko po ang patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan sa kanya, at nawa, Panginoon, ikaw po ang mag-iingat lagi sa kanya. Ang aking pong pamilya, si Marisa, ganun din po si Sophia, laging pag-iingat, paggabay mo po ang aking hiling, yung kanila pong mga heart's desire, dakilan Diyos, ipagkaloob mo po, lalo mo pong patibayin, patatagin ang aming pamilya, kasama na po ang aming mga kasambahay, si Pastor Orson, ganun din po si Teacher Tessie, pagalingin mo po siya, palakasin mo po siya, at nawa dakilan Diyos, ibalik mo po yung kanyang sigla at kalakasan. Panginoon, ganun din po si Cherry, si R.A., hiling ko po ang pag-iingat mo rin sa kanila sa araw-araw, sa kanilang pagpasok at pag-uwi. Ganon din po ang kanilang mga pamilya. Dakilan Diyos, si Brother Justin, kasama po ang kanyang pamilya. Ingatan mo rin po, lalo na ang kanyang anak. Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang magbigay ng lubos na kagalingan kay Preacher Jojo, kay Sister Winnie. Pagalingin mo po sila, dakilang Diyos, at naway maging epektibo ang kanilang gamot na tinetake, Panginoon. Hiling ko rin po aming Amang Diyos na ikaw po ang siyang patuloy na magbibigay pansin para sa karunungan na kailangan po namin sa mga sitwasyon po namin sa buhay. Ang lahat po ng may mga presenting laban o problema, hiling ko po na lapatan mo po ng solusyon. Ang meron po mga kagipitan at kahirapan, hiling ko po, dakilang Diyos, na sila po ay yung bigyan ng kasaganahan, dakilang Diyos. At hiling ko rin po, Panginoon, na mga humihingi ng gabay, sila po ay patuloy mong gabayan. At ngayon po, sa amin pong pananalangin ito, inaalala rin po namin si Ma'am Maribi, palakasin mo po siyang patuloy. Si Mami Malulaw, patuloy po siyang palakasin. Ang pamilya po ni Ate Maan, lalo na po ang mami po niya, nawa, lagi niyo pong palakasin din, dakilang Diyos, at bigyan niyo po ng maganda pang pagkakataon na sila po ay nakakasama. Ang mga specific request po nila, dakilang Diyos, ang mga pamipamilya po sa Living Water Baptist Church at sa Fundamental Victory Fundamental Baptist Church, at ang hiling ko rin, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan po kay Ate Christina, nawa, dakilang Diyos, higit mo siyang pagpalain, lalo na po sa kanyang vision, sa kanyang passion para sa mga kaluluwa na kung saan talagang willing to invest para po sa ministeryo. And I pray, O God, na talagang iingatan mong patuloy ang kanyang buhay, kasama na po ang kanyang mga kasamahan, at ingatan mo rin po sila sa magiging pagbalik po nila sa California.
At ikaw po ang pag-iingat una kay Pastor Alvin sa kanyang pagbalik. Ganon din po ang lahat ng mga magkakasama-sama. And we pray, O Father, that you will continue to bless not just them but also the ministry of North Valley Baptist Church. Thank you so much. Panginoon, ganon din po ang anak po ni Faith, Archie. Panginoon, pagalingin mo po. Ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan at ang patuloy na pagbibigay, pagpapala mo rin po sa mga ministeryo po namin here and abroad, dakilang Diyos. Lahat po ng mga pastors, mga missionaries, I pray na sila po ay iyong kakatagpuin, Panginoon. At ngayon pong sandaling ito, inilalapit ko rin po ang aking sarili sa iyo. May you continue to give me strength. May you continue to give me wisdom. Guide me always, Heavenly Father. And please, Lord, continue to use me for your glory and for your honor. May you continue to bless all the people na talagang ang kanilang heart's desire ay ang patuloy na makapakinig ng iyong salita. Basbasan mo po ang ministeryong itong patuloy, aming Ama. Hiling ko po ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Thank you so much. And this time, para po makapag-aral na po tayo, makinig na po tayo ng special number. Yeah.
Maraming maraming salamat, Sister Lynn Manungsong, sa napaka makabagbag damdaming awit. Ito ay ang paglingap sa mga pastor na ginagamit ng Panginoon sa ating buhay. So, nais ko rin po na ipaalala sa lahat na kung kayo po ay sumusubaybay, magandang mabasa nyo rin po yung mga prayer requests ng kasama natin. Gusto ko lang po maging honest po sa inyo na kapag ka ako po ang siyang nagsasalita dito po sa ating fasting, hindi ko po talaga nababasa yung mga messages po ninyo. So please understand. Medyo nakapokus po ako doon sa ating fasting. Ito po yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. And tonight, sa akin pong magiging mensahe, katulad ng nabanggit ko po sa inyo, ito po ang isa sa masasabi nating message na talagang tumanim sa puso ko po doon sa mga preachings, messages na naibigay ko po doon po sa Pastors and Wives Conference, because I can say that this message is applicable sa lahat po ng mga Kristiyano. And our topic for tonight is about faithfulness. Faithfulness. Tatalakayin po natin yung mga subok na matapat. Ano ho? Subok na matapat. Mga Kristiyano, mga maka-Diyos na tao sa Biblia, Bible characters, na masasabi natin that they are proven faithful. Sila po yung mga subok na matapat. At siguro, ang magandang sasentrohan natin ay yung proofs ng kanila pong faithfulness. Kaya ngayon, kung wala po kayong Biblia, sumunod po kayo sa akin sa mga talatang babasahin ko po. Kung may Bible naman po kayo, buksan nyo po para mas ma-appreciate nyo po. Okay? Magbibigay pansin po tayo sa record ng Bible sa mga ilang Bible characters na masasabi natin na talagang sila po ay proven faithful. Okay? Job chapter 1, please. At babasahin na lang po natin yung portion na magiging emphasis po natin sa kanilang buhay. I believe, pag narinig nyo po yung pangalan ng mga Bible characters na sasabihin ko po, may idea na po kayo. Kung kayo po yung nagbibiblia, may idea na po kayo sa storya ng kanilang buhay. But again and again, sasabihin ko po sa inyo na ang kwento ng kanilang buhay ay walang kwenta kung yung message hindi po natin maiintindihan. If we will not understand the message of their stories, parang wala rin pong kwenta po yun. So, kaya mahalaga po na makinig po tayo ngayong gabi. Alright? Job chapter 1. In verse number 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So again, Job 1:21, and said, si Job po ang nagsalita. Anong sabi po ni Job? Naked came I out of my mother's womb, and naked will I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. And then, susunod po, si Daniel. Una si Job, ngayon po si Daniel naman po sa chapter 1. Ang story, pinakakain po sila ng pagkaing hari na sa nauunawaan po ni Daniel, hindi kalooban ng Diyos. Laban sa usapin ng kanilang pananampalataya sa Diyos. And that is the reason why, in verse number 8, ganito po ang sabi ng verse. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuchs that he might not defile himself. So, si Daniel naman po yan. So, susunod, nababasahin po natin si Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Sisimulan ko po ang aking pagbasa sa verse 13 ng Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, verse number 13. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. And Nebuchadnezzar spake and said unto them, is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up?
Now, if you be ready, that at what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made, well. But if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace, and who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Acts chapter 20 and verse number 24. Si Paul naman po ang ating pong bibigyan ng pansin. Acts chapter 20, verse number 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. And in Philippians chapter 4, si Pablo pa rin po ito. Philippians chapter 4, beginning verse number 10. Okay, kung nakita na po, ang sabi po, not I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So lilinawin natin ha, Philippians chapter 4 verses 11 and 12. Nasabi ko po verse number 10, verse 11 and verse number 12. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to bound. Okay? Malinaw po yan. Ito yung ating pong bibigyan ng diin. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Kung isasama nyo po yung 13, ito po yung alam ng marami, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, nagpasimula po tayo na binasa po muna natin yung mga verses. Actually po, sa pakikinig po natin, laging mas importante po yung mga talata. And the reason why meron tayong ganitong pag-aaralan para ma-expound po sa atin at makuha po natin yung message na gusto pong iparating ng salita ng Diyos. But before we proceed, hingi muna po tayo ng guidance sa Panginoon sa ating pong magiging pag-aaral ngayong gabi ito. Let us pray. Dakilang Diyos, sa aming pagpapatuloy, nais naming ipagkatiwala sa iyo ang aming pong Bible sharing. Nais namin, dakilang Diyos, na humingi po ng gabay at ng karunungan, Panginoon. May you continue to give me wisdom as I share your word. And please, bigyan mo po ng understanding heart ang iyo pong mga tao. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay ng bawat isa sa ministeryong ito. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalaguang espiritual at ng pagpapala mula po sa iyong banal na salita. Muli po, dakilang Diyos, ikaw po ang aming pong pinagtitiwalaan sapagkat ang lahat ay aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, ang ating pag-uusap o pag-uusapan ay ang patungkol sa katapatan, faithfulness. Actually po, siguro kung sa realidad, magbibigay tayo ng pansin, only God is faithful. Kasi pag tinignan nyo po ang ibig sabihin ng salitang faithful, ang mga synonyms po nito, pag sinabing faithful, loyal, constant, true, devoted, mga kapatid, true-hearted, unswerving, unwavering, staunch, okay, steadfast, dedicated, committed, trusted. Yun po, trustworthy. Yan po ang mga kasing kahulugan ng salitang faithful. And in reality, it is not our nature. Kaya nga sabi po ng Bible,
let God be true and every man a liar. So, hindi po natin naturalesa yung maging matapat. Pero siyempre po, pagka sa buhay ng tao, ipinasok mo na ang Kristyanismo. Ipinasok mo na ang Diyos. Diyan po, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating kapangyarihan o kalakasan upang tayo po ay matuto rin na magtapat sa ating Panginoon. Now, ang mga binasa ko po sa inyo ay mga Bible characters na para sa akin po, masasabi ko na sila po ay proven faithful. Mga subok na matapat. So, ang mga story ang binasa natin, kumuha lang po tayo ng mga striking verse. Ano po? Yung striking words. Katulad ng sinabi ni Job, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Bakit? Ano po ba ang kwento? Hindi ba maliwanag po na kung titingnan nyo po sa Job chapter 1, ito po yung encounter ng ating Panginoong Diyos at ni Satan. Sa verse number 1 po, inintroduce ng Bible kung sino si Job. Pansinin nyo po, ang sabi ng Job 1 and verse number 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job. Okay? And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. So, yun po ang pagpapakilala ng Biblia tungkol kay Job. Pagdating po sa verse number 6, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, eto po ho, from the Lord, yung mga salitang ito. Ang sabi niya, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. So, ang Diyos ang nagpakilala, nagsabi po, even to Satan, sinabi po niya ito kung sino si Job. Kumbaga po, mga minamahal, si Job ay klase po na kung kontekstong Kristiyano ang pag-uusapan, maipagmamalaki. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi ng kanyang quality, characteristics bilang nasa Diyos. Isipin niyo po yan, yung idea ng sakdal, hindi naman po sinless perfection ito, ano ho? Yung idea ng perfect dito. Ganun din, God-fearing, di ba? May takot sa Diyos. Lumalayo sa kasamaan. Yan po ang sinasabi po ng Diyos patungkol sa kanya. At sa storya, sumagot po si Satan. Ang sabi po ni Satan sa verse number 9, then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth now thine hand, okay, thy hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Ito po yung challenge ni Satan. And it is good to be reminded, okay, mga kapatid, na ang paglalarawang ito ay makikita nating totoo sa buhay po natin. Kumbaga, sa usapang Diyos at kay Satanas, kung ilalagay natin ang sarili natin, like yung ginawa po nila kay Job, according dito sa story, naging object po nila si Job para sa kanila pong masasabi nating pag-uusap. Ngayon, syempre, pag Diyos ang nagsalita, totoo po yun. Accurate po yun, mga minamahal. Pero si Satan, meron pong question mark. At ang sabi niya, magtatapat ba sa iyo si Job ng walang dahilan? Okay? Yun po ang sabi ni Satan. Matatakot ba si Job sa iyo ng walang dahilan? Ang gusto niyang palabasin, pinasagana mo buhay. Pinagpala mo, puro magaganda nangyayari sa kanya. Bakit hindi maglilingkod sa iyo yan? Bakit hindi magtatapat sa iyo yan? Okay? Yun po yung masasabi nating takbo ng gusto pong palabasin po ni Satan. And then, ang sabi ng Diyos, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Of course, maliban sa kanyang buhay, sapagkat nasa kapangyarihan ng Diyos ang ating mga buhay.
And then, ano po ang nangyari? Sa storya po mga kapatid, lalo na dito sa early part ng Book of Job, nako, ang unang tinrabaho na po ni Satan ay yung pagkalugi ng kanyang negosyo. Ibig sabihin, sa usapang pang-financial, so siya po ay nasalutan ng mga hayop, yung mga alaga po nilang hayop, mga minamahal, ito po ay nasa lanta at masasabi po nating sa isang madaling mauunawa ang salita, nalugi ang kanyang negosyo. And then, hindi pa natatapos ang problema sa pagkalugi sa negosyo, namatay sa isang pagkakataon lahat ang kanyang 10 anak. Yan po ang makikita nyo po sa record sa Banal na Kasulatan. Dito po sa chapter na ito. Ha? At ang context, malinaw ha? Ang sabi ni Satan, kaya lang tapat yan si Job sa iyo kasi binakuran mo ng pagpapala. Ha? Mga pabor ang nangyayari sa kanyang buhay. Subukan mong paranasin si Job ng hindi magandang karanasan. Tingnan mo kung paglilingkuran ka niya. Tingnan mo kung hindi ka niya susumpain ng mukhaan. Just try to imagine kung ano ang gustong palabasin ni Satan. Okay? So, nangyari nga po yan. Nalugi ang negosyo niya, okay? At namatay ang lahat ng anak niya. Malinaw po, mga kapatid, na ang sabi po ng Bible, verse 20, after na matanggap niya ang balita na nalugi ang negosyo, namatay ang lahat ng kanyang anak, sa verse number 20 ng chapter 1, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. Yung iba po, pagka nakaranas ng hindi maganda, ano na po ang gagawin? Diba? So, hindi na ako a-attend. May tampo ako kay Lord. Diba? Pagka nakaranas po ng mga unpleasant situation, unfavorable experiences, alam nyo po, ha? Ganun po yung mga eksena. Nanlalamig, tatalikod, at ang sasabihin, may tampo sila kay Lord. Parang unfair si Lord. Yan, mga ganun po eh. Lalo na sa ganitong kalagayan na mismong ang Diyos nagpapatunay kung gaano siya matuwid at nabuhay ng maayos, pero bakit pinabayagan ng Diyos? Okay? Bakit pinayagan ng Diyos na maranasan niya ito? Yun po ang point. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped and said, naked came I, ito yung context natin, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Tingnan nyo po yung kaisipan niya, the Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. How about us? Simpleng naranasan mo, ang dali mong magtampo. Mga sitwasyon na parang hindi pumabor sa'yo, Diyos na kaagad ang biniblame mo. Iba si Job. Yan ang faithfulness. Diba? Yan ang faithfulness. Kay Daniel naman, kung tutusin, dapat subject siya doon sa decree ng king. Ha? Una, king po yun. Pangalawa, nadalang bihag lang po sila kung tutusin. Pero alam nyo po, makikita nyo na ang sabi po, nung ang hari ay nagbigay ng utos, ang sabi ng hari, doon sa tagapangasiwa, pakainin nyo silang lahat ng pagkaing hari. Kasi sinasanay po sila. Nasa training po sila. And then, yun po ang reason. Pero ang sabi po ng ating teksto, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine, which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. Yung kwento naman ng triyang Hebrews, pinaluluhod naman sila sa golden image, pero hindi sila lumuhod. At sa buhay naman ni Apostol Pablo, marami po siyang naranasan, okay? At nilinaw po niya, naranasan niya yung kasalatan, kasaganaan, yung magutom, di ba? Busog, ganyan po. Pero maliwanag po, nakontento naman po siya. So kaya dito po, nais kong atin pong masasabi nating i-enjoy, na gusto ko pong i-enjoy natin yung message na makukuha po natin. At masasabi ko rin po, mga kapatid, ng isang common denominator ng tatlong ito o ng mga binasa ko po sa inyo, yung apat na Bible characters, mga kapatid. Ano po yung common denominator nila? Yan po yung sesentrohan natin. At dito po pumapasok yung message natin, the proven faithful. All of them, I can say, na faithful po talaga. At atin pong titingnan
kung ano ang pruweba ng kanilang faithfulness. Ano yung patibay? Kasi minsan kala natin, dahil lagi lang tayong maten, faithful tayo. Of course, pagka ang isang mananampalataya faithful, isa sa manifestation nito, yung pagdalo. Pero ang pagdalo po ay hindi lamang iyon ang batayan ng pagiging faithful. So, kaya let us learn from this message. So, ang unang puntos po natin, na makikita natin common denominators po nila, una po, yung tinatawag na conviction. Diba? Pag sinabi natin conviction, ang sesentrohan ko po dito ay yung kanilang stable decision. Stable decision. Ang buhay ng tao po, araw-araw po, ay haharap ka sa tinatawag nating pagpapasya. At sa bawat decision po natin, laging dalawang panig lang po yan. Desisyon na ayon sa Diyos at desisyon sa kagustuhan ng kalaban ng Diyos. At dito po, mga kapatid, makikita nyo po na sa encounter po nila, may gusto pong palabasin si Satan. At ang gustong palabasin ni Satanas ay yung pong mali ang Diyos na palalabasin niya na faithful si Job. Pero pinatunayan po ni Job ang kanyang faithfulness sa kanyang conviction. Okay? Yung kanya pong stable decision na meron pong mga bagay na dapat magdala sa atin sa pagkakatuto. It is good to somehow learn from the story and how he stood up for God in spite of the fact that he experienced so many unfavorable situations in his life. Everyday po, gagawa ka ng desisyon. And it is always important to consider God in every decision na gagawin po natin. Katulad po ng naging kalagayan po ni Job. Ano ang magiging reaction mo? Ano ang magiging pasya mo? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nakaranas ng mga naranasan po ni Job? Ang binasa nga po natin, nasa early part lang. Kasi kung isa-summarize po natin ang buhay po ni Job, talagang hindi po biro. Sabi ko nga, all of the testings and trials and sufferings na po pwedeng nararanasan natin, sige po, i-line up nyo po yan, and then ikumpara at tingnan po natin sa mga pinagdaanan ni Job, tingnan nyo po kung nakalusot ba. So masasabi po natin that in the life of Job, he experienced so many negative things in his life. Nalugi ang negosyo, namatayan ang lahat ng anak. Please, take note, lahat ng anak. Sampu yan, namatay po silang lahat. Kaya nga ang biro ko, di ba? Yung isip kasi ng iba, kung nag-iisa yan, syempre napakalungkot, naiisa na lang ang anak mo na wala pa. Di ba? Pero para sa akin, kahit sampu ang anak mo at mawalan ka ng isa, hindi mo sasabihin, okay lang, kasi may siyam pa naman. Di ba? Hindi mo sasabihin yon. For sure, malaki ang magiging epekto nito sa iyo. Isang anak ang mawala sa iyo. Pero in the case of Job, sampu nawala lahat. Sabi ko nga doon sa conference, kasi pinalalabas ng iba, para namang kwentong kutsero yan, pwede ba naman yun? Ha? Sampung anak niya sa isang pagkakataon, namatay lahat, para namang kwentong gawa-gawa lang yun. Parang imposible namang mangyari yun. Paano nyo sasabing imposibleng mangyari? Sabi ko nga, pagka nagkaroon ng earthquake, kapag nagkaroon ng lindol, nagkaroon po ng tsunami, nagkaroon po ng mga masasabi nating kalamidad, hindi nga lang po isang pamilya. Sa isang pagkakataon, napakaraming pamilya po pwedeng mamatay sa isang pagkakataon. At yan po ay proven sapagkat nabalitaan po natin yan, di po ba? So kaya hindi pwedeng kwentong kutsero po ito. Totoo pong nangyari po yan. Pero hindi lang po yun ang naranasan ni Job . Sa kabuuan ng kwento po ni Job, na-experience niya na lugi, na-experience niya na wala ng lahat ng anak, na-experience po niyang nagkasakit siya. Diba? So, at hindi rin biro yung karamdaman niya. Hindi lang painful. Talagang masasabi po natin na medyo pag pinag-usapan yung society, medyo mahirap yung kalagayan niya kasi hindi po kanais-nais yung kanyang karamdaman. Kung ang pag-uusapan din naman, diba? Yung social life niya, affected na. In fact, even yung mga kaibigan po niya, talagang masasabi po nating nagnegatibo na po sa kanya. At kung ano-ano pa po yung mga pag-iisip nila at judgment nila kay Job, diba? Na-experience po niya yan.
Kaya ako sinasabi sa inyo ito, para habang nakikinig kayo, aralin nyo po yung mga nararanasan nyo at itanong nyo sa sarili nyo na yung bang nararanasan nyong tila negatibo ay valid reason for us na maging unfaithful at i-blame natin ang Diyos at lumihis na po tayo. Diba? Magpapasya ka. Sa bawat mangyayari sa buhay mo, gagawa ka ng isang desisyon. And I can say na sa kanilang lahat, kay Job, kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, Abednego, and even kay Pablo, ang isang nagpakita o pagpapakita ng kanilang faithfulness ay yung kanila pong desisyon na masasabi po nating stable, ang tawag natin dyan, conviction. Diba? Conviction. Ang conviction po ay yung stable decision, yung hindi mayayanik, mga kapatid. Yun po ang pinakita po nito pong si Job na sa lahat ng naranasan niya. Diba? Sabi nung asawa niya, curse God and die. Pero ang conviction ni Job, hindi. Diba? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagalis, pasya niya, pupurihin pa rin natin ang Panginoon. And then dumating doon sa point, ang sabi niya, curse God and die. Ang sabi niya, ikaw ay nagsasalita na parang wala sa Diyos, parang kang unbeliever. You talk like an infidel. What? Shall we receive good things in the hands of God? And if it seem evil, ganyan ang magiging attitude natin, we will curse the Lord. So makikita niyo po, very stable si Job. Hindi natin po pwedeng sabihin hindi siya naapektuhan. Being human, very much affected po siya. But what I would like to emphasize is that his decision is very stable na anuman ang mangyari, titindigan niya ang Diyos sa kanyang buhay. The same thing kay Daniel, mga kapatid. Sabi nga po ng tagapangasiwa, pagka pinanindigan mo yan, kapag ka ganyan na naging decision mo, hindi lang ikaw, pati ako, pwedeng mapugutan ng ulo. Pero ang sabi po, but Daniel purposed in his heart that he would not. Tingnan nyo kung gaano ka-stable. He would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Diba? Stable decision. Yan po yung conviction na nagpapatibay at pruweba na sila po ay faithful, mga kapatid. Kasi tayo, minsan, maapektuhan lang ang negosyo, naiiba na decision natin eh. Meron lang po mga sitwasyon na tila kontra sa nangyari po sa buhay natin, na kontra at hindi po favorable, na iba decision natin eh. May pananakot lang, pinersecute lang po tayo, na iba decision natin eh. So imagine, yung tagapangasiwa mismo ang nagsabi, napupugutan sila ng ulo, disgrasya yan. Pagka pinilit mo yung decision mo na yan ng Daniel. Pero mga kapatid, very firm, very stable ang decision ni Daniel. So kaya yan din pong makikita natin sa binasa natin sa Daniel chapter 3. Na nung sila po'y pinaluluhod doon sa golden image, very firm ang kanilang naging desisyon. We will not bow down nor worship the golden image which thou hast set up. Yan ang sinabi nila doon sa king. Anong tawag natin doon? Conviction. So yung proven faithfulness nila, ipinakita po nung kanilang stable decision. Ang tawag ko doon, conviction. At yun po ang isang bagay na masasabi ko sa inyo na it is very hard to claim or impossible na i-claim natin na faithful tayo kung hindi tayo maninindigan o kung wala tayong paninindigan. Si Paul, ganun din po, mga kapatid. Bonds and afflictions abide me, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So yung puntri ang Hebrews, mga kapatid, kahit ipatapon sa burning fiery furnace, hindi magbabago ang kanilang desisyon. Si Apostol Pablo, kahit na may tanikala at tali, hindi mababago ang kanyang desisyon. Mga kapatid, mga minamahal, magutom man o anumang kalagayan, hindi mababago ang desisyon. Siguro po sa unang puntos natin ito, itanong natin sa sarili natin, tayo ba'y may conviction? Tayo ba'y stable sa ating pong desisyon? So kung hindi, didiretsuhin ko na po kayo, hindi makatotohanan na sasabihin nating faithful tayo. Because ang pruweba ng faithfulness ay conviction. And when we say conviction, it means stable decision. Kaya kung ikaw yung Kristiyano na kapag ka nakaranas lang
na may nakagawa ng hindi maganda sa iyo, idinadamay mo na ang Diyos, hindi na ako a-attend, titigil na lang ako, hindi na ako magpapatuloy. Oh, isipin niyo po 'yon. Kawalan ng conviction 'yon. Hindi ka firm, hindi ka stable sa desisyon na talagang maglilingkod ka sa Panginoon. Dapat po, whatever it takes, no matter what, we will still serve the Lord. Amen? So, faithfulness na pinatutunayan ng conviction. Okay, second, common denominators nila, yung pinag-uusapan natin. Una, pare-pareho silang may conviction. Stable decision. Second, ipinakita nilang lahat na sila po ay mayroong commitment. Diba? Sa definition natin ng faithfulness, sa mga synonyms ng faithful, sa ating pong pinag-aralan at sinabi ko po sa introduction, ang isa po doon, committed. So, yung commitment po. So, anong pinakita po nila? Sincere devotion. Kanina po, stable decision sa usapan ng conviction. Sa commitment naman po, sincere devotion. Ang ibig sabihin po, kaya kahit ano ang mangyari sa kanila, magpapatuloy po sila at hindi nila iiwanan ang Diyos at hindi sila magseserve sa ibang Diyos because they are very sincere in their devotion to God. They are very devoted to God. Yun po yung mga faithful. Devoted, mga kapatid. Diba? Yun ang napakahalaga na maipakita natin sapagkat sa faithfulness, pinag-uusapan dito yung commitment and when we say commitment, it means sincere devotion. Kaya ho, sa lahat ng naranasan po ni Job, Diyos pa rin. Sinamba pa rin ang Diyos, binless pa rin ang pangalan ng Diyos. So, ganun din po si Daniel. Diba? Ang devotion niya sa Diyos. Kaya ayaw niya pong marumihan po siya sapagkat ang kanyang devotion sa Diyos. Ganun din po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya hindi sila lulood sa golden image kasi ang devotion nila sa Diyos lang. Kaya pagka-devoted sa Diyos, Diyos lang ang yuyukuran ko. Diyos lang ang sasambahin ko. Yun po yung idea, mga kapatid. At yun din po si Apostle Paul. Ang lahat ng sitwasyon sa kanyang buhay ay hindi magpapabago sa kanyang paglilingkod at pagkilala sa Diyos. Kaya we better check our devotion. Kasi ang word na devotion, nung unbeliever tayo, gamit na gamit yan. When we say devoted, di ba? What it means to be devoted. So pag sinabi nating devoted, it means faithful service. When we say devoted, it means full submission. When we say devoted, it means fixed sight. Di po ba? And firm stand. So, faithful service, yan po ang devotion, mga kapatid, matapat na paglilingkod. So, full submission, lubos na pagpapasako. Fixed sight, talagang sa Diyos lang nakatingin. And then, firm stand, matibay na pagtayo, katulad ng conviction na sinabi ko po sa inyo. And I can say, kaya ho sa panimula natin, binasa ko na po yung mga verses sapagkat yun po ang again and again sasabihin ko sa inyo at ang tinatalakay natin yung proven faithfulness ng mga Bible characters na ito at nakasentro tayo sa kanilang common denominators. Ibig sabihin, yung mga pagkakapare-pareho po nila. Yung conviction, yung commitment. Ano uli ang ibig sabihin ng conviction? Stable decision. Hindi ho yung pabago-bagong decision. Meron po tayong makikita ang mga member ng church, faithful ngayon. Oh, sa isang araw, kaya nga ang biro ko, nung pong hanging amihan, ay grabe, sobrang init sa Panginoon, sobrang active. Ay naku po, nung humihip na po ang hanging habagat, all of a sudden, nag-iba. Nakakasyak, mga kapatid, na yung dating panayang papuri sa Diyos, yung mga nagpapatotoo pa patungkol sa Panginoon, easily, nagpapasya, natatalikod, easily, titigil, nagpapasyang titigil. So, hindi stable yung decision, lalabas, hindi sincere yung devotion. Kaya ang proofs of faithfulness, para sa akin po, as I study their lives, ay yung kanilang conviction, yung kanilang commitment, mga minamahal. Stable decision and sincere devotion.
Siguro po para makita nyo, pagka ang isang taong nakausap mo, sinabing deboto siya, ang concept na pinararating po niya, hinding-hindi nyo ako maaalis, hinding-hindi nyo ako matitinag, hinding-hindi nyo ako mababakbak sa aking paniniwala. Di po ba? At pagka nakakita kayo ng mga deboto sa usapang relihiyon, ay grabe po talaga. Walang pakailam sa init, walang pakailam sa sakit, walang pakailam sa hirap, walang pakailam sa kung anuman ang maging kasasapitan po nila. Just to express their devotion. And sad to say, their devotion is wrong because I believe the only correct and right devotion is our devotion to God. Walang iba kundi sa Diyos lang. And I can say that Job, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, and the Apostle Paul, their sincere devotion is to God. Amen? Sa Diyos po. So what is number one? Conviction. Pruweba po yan ng faithfulness. Meron po ba sila noon? Conviction? Yes. Paano po na ipakita ang kanilang conviction? Through their stable decision. Therefore, sila po'y proven faithful. Second, commitment. Talaga bang committed sila? Ano bang idea ng committed? Sincere devotion. Yung hinding-hindi ipagpapalit ang Diyos. Kaya nga sabi ko, yung pong isinagot ni Shadrach, Meshach, and Abednego doon po sa king, alam niyo ang sabi ng king, totoo bang hindi kayo nagpatira pa? Totoo bang hindi kayo sumamba? Ngayon, pag narinig nyo ha, magpatira pa na kayo, sumamba kayo, sapagkat kung hindi, ipapatapon kayo sa burning fiery furnace. And who is that God na magliligtas sa inyo sa burning fiery furnace? Sa aking kamay. Anong sabi po nung tatlo? We are not careful to answer thee in this matter, O king. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O king. So tapos, ganun na po ka-confident yung kanilang sinabi, di po ba? Pero tingnan nyo po, just to emphasize their sincere devotion, halimbawa lang, kompidente sila, naililigtas sila ng Diyos. Pero sabi po nila, kung hindi man, sabi po ng susunod na talata, but if not, kung hindi man kami iligtas ng Diyos, anong sabi niya? Hindi pa rin kami magpapatira pa at yuyukot sa ibang Diyos. Ano tawag doon? Conviction. Anong tawag doon? Commitment. Di po ba? At paano ipinakita yung commitment? Sincere devotion. Na kahit napatayin mo, saktan mo, patayin mo, parusahan mo, pahirapan mo, kahit anong gawin mo, hinding-hindi lilihis. Anong tawag doon? Devoted. Diba? Devoted. So, kaya for me, the manifestations or the proofs of genuine faithfulness ay yung conviction through their stable decision. Hindi na babago ang decision. Okay? Commitment, sincere devotion. And then thirdly, makikita nyo rin po na isa sa common denominators po nila ay yung pong consistency. Consistency. Parang stable decision din, di ba? Hindi po nagbabago-bago. Pero by this, what I would like you to see is their strong determination. Di ba? Strong determination. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, sa kanila pong paglalakbay at pagsunod sa Diyos, hindi po sila, mga kapatid, pabago-bago ng direksyon. Pabago-bago ng desisyon. Hindi po. Consistent po sila. Siguro, ang magandang example, yung idea, iligtas o hindi iligtas. Diba? Yung kay Job po, binigyan, binawian. Ganun pa rin po. Consistent. Hindi po sila yung larawan ng pagka-bless na bless. Wow! Ibang klase talaga si Lord. Napakadakita talaga ni Lord. Talagang lagi, Panginoon, paglilingkuran kita, pagtatapatan kita. Ha? Pero, kapag ka po sinubok na, pagka medyo pinitik na ni Satanas, di ba? Yung nagsasabing praise the Lord, ganyan ba talaga? May Diyos ba talaga? Ba't niya pinabayaan nagkasakit ako ng ganito? Bakit niya pinabayaan naranasan ko tong problema na ito? Bakit niya pinabayaan nagkakaroon kami ng ganitong kagipitan sa buhay? Naiiba. Inconsistent yun. O hindi faithfulness yun. Sa faithfulness po, bukod sa conviction, bukod sa commitment, yung consistency. Diba? The Lord gave,
The Lord that taken away, consistent eh. Blessed be the name of the Lord. Yung iba kasi, the Lord gave, blessed be the name of the Lord. The Lord that taken away, I will blame the Lord. Di ba? Yun po yung nangyayari eh. Blame the Lord. So hindi po, sa kanila, mga kapatid, always bless the Lord. Si Paul, magutom, ano man ang maging kalagayan, contento eh. So consistent ang ibig ko pong sabihin. Okay? Si Daniel, kahit paparusahan, consistent. Strong determination for them to see and for them to realize kung sino ba talaga ang true God. Okay? Sino ba talaga ang totoong Diyos? Minsan kaya po hindi mapapangyari na makilala nila ang totoong Diyos, inconsistent po tayo eh. So our unfaithfulness, most of the times, nagiging hadlang para makilala nila kung gaano katindi at kamakapangyarihan ng Diyos at kung sino ang tunay na Diyos. So si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi ba consistent din? This message is very practical, and ang reason kung bakit ang conviction ng Panginoon sa akin is to share this message sa ating pong feasting, sapagkat sabi ko po sa inyo, nung ipinreach ko po ito, pero eto ha, yung mga kapisting po natin ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na yung narinig po nung mga nasa Pastors and Wives Conference, eh yun lang pong tungkol sa conviction, commitment, consistency. Pero ngayon po, mas in-expound ko po yung idea po ng conviction, stable decision. Pagpapasya na hindi pa bago-bago, na pwede nyo pong ipalit sa consistency. Isama pa rin. Diba? Sa consistency, stable decision pa din po. Diba? Sa consistency, sincere devotion po. So lahat ng puntos ko, pwede nyo pong ikapit sa lahat. Conviction. Anong ibig sabihin ng conviction? Okay? So, stable decision. Anong ibig sabihin ng conviction? Sincere devotion. Anong ibig sabihin po ng conviction? Strong determination. Tama po? Okay? Sa ikalawang puntos natin, na nakita nyo sa kanilang lahat, commitment. Sa commitment, anong ibig sabihin po nun? Stable decision. Committed sa kung anong pa siya. And then, ano po? Diba? Sincere devotion. Committed. So, ano pa po, mga kapatid? Malinaw, strong determination. Why? Committed eh. Kaya nga sabi ni Paul, but none of these things will be, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. That's my favorite, right? Yan po ang commitment verse ko. So sa commitment, pwede rin po yung stable decision, sincere devotion, and strong determination. Sa consistency, the same. Stable decision, sincere devotion, and strong determination. So, kaya hindi kayo mahihirapan. Kahit to doon sa tatlong puntos natin, magkapalit-palit po yan, tama pa rin po kayo. Why? Sapagkat yan po ang katibayan ng katapatan. The proofs of faithfulness. And then, ang tinalakay po natin, the proven faithful. Job, the Lord gave, the Lord that taken away, blessed be the name of the Lord. Daniel, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he would not defile himself. Shadrach, Meshach, and Abednego, we are not careful to answer in this matter, O king. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from that burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, we will not serve thy gods, nor the golden image which thou hast set up. And then the Apostle Paul, I speak not in respect of wants, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Mga kapatid, mga minamahal, alam nyo po ba na ang faithfulness, ito po ang karapat-dapat sa ating Diyos. Sabi ko nga, ang maging faithful, ito po ay required. Ang maging faithful, ito po ay right and reasonable. Ang maging faithful, ito po ay rewarding. So, be faithful. Again, ang tinalakay po natin ngayong gabi, the proven
faithful people in the Bible. I hope na natuto po tayo sa kanila. I hope na na-challenge po tayo sa kanila. I hope na na-rebuke po tayo ng katapatan nila. And I hope na tayo po'y magpapasya sa ating mga puso, na tayo po'y magpapakatapat sa ating napakatapat at mabuting Diyos. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na kami po'y nakapag-aral, dakilang Diyos. Panginoon, naniniwala po ako na kaya mo po inilagay sa aking puso ang message na ito para ito po ang maging gabay po namin sa year 2024. Na mabuhay po kami sa iyo na meron kaming stable decision, sincere devotion, and strong determination. Na kami po ay magkaroon ng conviction, commitment, at consistency sa amin pong relasyon sa iyo, sa usapang, amin pong paglilingkod, at amin pong pagkilala sa Diyos na amin pong sinasamba. Thank you so much, Heavenly Father, and may you continue to bless this ministry and even ang lahat ng mga sumusubaybay sa ministry dito. Sa iyo po ang kapurihan, ang kadakilaan, at ang kalwalatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Thank you so much sa inyo pong naging pagsubaybay muli. Naway buuin natin ang 2024 na kasama po tayo sa ating pong patuloy na pagtalakay at pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. God bless you all. To God be the glory. I thirsted.